pagpapalago ng kamangmangan at kamaralitan sa bayan ito. Real talk. Respeto! Insolente! Hoy! Tiburcot! Will gunos dili ka mamaya na! Hindi ba yata ginamit ang utak mo, Ginoo? Wow! At ikaw may utak ka talaga? Maligo nga, di mo alam eh. Sera ka. Oh, freak! Sexual harassment na yung ginagawa niya. Ba't mo hahawakan? Magkukumbisal lang hahawakan mo? Ayan, hello guys, Monday na naman, panibagong week for us to watch Maria Clara at Ibarra. And grabe ang mga ganap guys, hindi nyo kakayanin, marami ang nag-aabang sa mga susunod na mga ganap dito sa Maria Clara at Ibarra. And of course, andito pa rin tayo to make reaction videos para dito sa mga kaibigan natin na hindi nakakanood paggabi kasi may work sila, or sa mga taga-ibang bansa, mga OFWs at mga friends dyan. Shoutout sa inyong lahat. And speaking of shoutouts, of course, hindi ko nakalimutan ang mga top comments natin from last week's video. So, start na tayo. Sabi ni Christine Koskelainen. Oh, ang hirap ng family name niya. Sabi niya, wala na akong masabi. Ang ganda talaga ng MCAI, ang lawak ng pag-iisip ng mga writers and those behind the cameras. Mahirap pantayan ng seryeng to. Filay. Hashtag Filay pala yun. Lang panalo na. Isama pa mga pagnilay-nilay mo ng bawat eksena. Gracias, Sir Nephi. Happy weekend. Ah, thank you so much, Christine. It seems like na-enjoy mo talaga to. And patuloy lang tayo sa pagsuporta sa teleserye na to dahil sobrang kaabang-abang talaga yung mga ganap. And para sa akin, ito yung pinaka-the best na teleserye so far na napanood ko. Ah. Next comment natin is from Nati or Nati Pagatpatan. Sabi niya, ang gagaling talaga nilang umarte. Omsim. Para silang sinaniban ng mga totoong karakter na pinoportray nila, pati viewers na dadala sa mga emotions or sa mga emosyong pinapakita nila. Nabubulol ako. Ayan, totoo yan. Actually, may comment nga before, diba, na mismo yung artista, like Julian San Jose, siya yung humubog ng totoong karakter ng isang Maria Clara. Kasi diba, hindi naman tao talaga na totoo si Maria Clara. Fictional character lang siya. And si Julian San Jose nga daw ang nag-portray ng napakabongga sa karakter na ito. So, ayan, I agree with you, Nati or Nati. Maraming salamat sa comment mo. Third comment natin is from John Carlo de Guzman. Sabi niya, this is what makes this reaction very interesting. Your reaction, Sir Nephi, is simply one of the most genuine, wow, and honest reactions I've ever watched. Your words, facial expressions are on point. It feels like you are the one representing us, your viewers. Taba naman ng puso. Maraming salamat dyan ha. And I hope na ini-enjoy mo talaga palagi ang panonood ng teleserye na to. Ayan, fourth comment natin is from Chris C. Vaferd ba to? Okay. Thanks, sir, for always making reaction videos. Mas nagiging exciting bawat episodes. Kudos kay Sir Tirso. Sobrang galing niya at syempre lahat sila. Totoo yan. Grabe si Tirso. Kung nanggigigil ka kay ano, kay Padre Damaso, that is because of the effective acting of Tirso. Grabe si Sir Tirso. At sabi pa niya dito, ramdam ko yung galit ng kot, pagtitimpi at kilig, lalo sa Team Filay. Waiting and looking forward sa mga next episodes. Wow, thank you so much, Chris, for your comment. Appreciate that. And yeah. Okay, last comment na i-feature natin, si Elia Pacioli. Sabi niya, di ko na mapagkasya yung mga emosyon sa mukha ko. Yung gigil, galit, iyak at kilig. Kababalik ko lang from 2 weeks YouTube break. Oh, dahil sa final exams at lahat ng mga na-miss kong reaction videos mo talagang inuubos ko ngayon. Ha ha ha. Kung alam mo lang po kung gaano ko pinigilan ang sarili ko manood habang nagre-review. Kaloka. But now I'm back. Looking forward to watching more episodes with you. Thank you so much. By the way, just wanted to commend your reaction videos. You're an effective reactor. Wow, thank you so much, Elia. Kami ay ikaw sa bawat episodes. You reflect our emotions and thoughts on every scene. More power to your channel. Thank you so much. Grabe naman yung mga comment nyo. Nakakataba ng puso. And guys, and speaking of puso, pagalaki natin yung puso natin by watching this episode 56 for this week. And
Excited ako kasi panibagong week na naman. Alam mo yung bagong parang mini segment ng buong teleserye na to. So, let's go start watching this video. Okay, ready? Panahon mo na, Chrysostomo, para ikaw ay maglagak ng pundasyon sa iyong tinatayong eskwela. Sir Ibarra! Senyor! Sir Ibarra! Que esta y esa mujer pura mas inútil, imbécil. Patawarin mo ko kung hindi kita naipagtanggol sa akin ninong kanina. Pero sa totoo lang, ikaw ang inaalala ko ngayong aalis ako. Lalo na't hindi mo lubos na kilala ang tunay na pagkatao ng ninong mo. Alagad ang Diyos ang aking ninong. Hindi lahat ng nakaabito ay alagad ng Diyos. Liham po, para kay Senyorita Maria Clara, mula kay Senyor Ibarra. Mainam na siya ay sumulat. Bueno, dadalhin ko ito kay Clarita. Ah, hindi. Hindi dapat mabasa ito ni Clarita. Ang tuta lang ang nangangailangan ng Clarita. Mababa pa siya sa hindi. Katulad ng ama niya na namatay sa karsel at yung bangkay pinatatapon pa nga sa ilong, sigurado ko, nasa ilalim ng lupa ang isang yan na pagkalalim-lalim, abot doon sa impyerno. Gusto na ang inyong paninira at puri sa akin. Yes, sir. Nasasama na yan! Titiyakin ko na hindi lamang sa lugar na ito at sa simbahan na ito siya magiging ekskomunikado, maging sa buhay mo at sa buhay nating lahat. Tama si Fidel. Winasa ko na ngayon ng kinabukasan ko. At wala na akong naninag na liwanag pa. Ito na marahil ang simula. Ang unang hakbang patungo sa aking madilim na pagkawasak. Don Crisostomo has cometido un pecado grave y ofensivo. Ipikado sin arrepentirte, ikinalulungkot ko na ikaw ay isang ex-komunikado. Huwag mo kong isang mahal ko. Patawarin mo, binigyan kita ng maraming alalahanin ngayong araw na ito. Oh my gosh, nakakaya. Umuhiyan na mo ang ex-komunikasyon kay Chrysostomo. Naawa na mo kayo sa amin. Patensya na. Hindi po mapagbibigyan ang kahibigan. Babay-bay tayo siya sa harap ni Maraklaran. Kainis. Buenos dias, Señor Alvarez, Doña Consolacion. Ay, nako, Don Anastasio. Kung ako ang masusunod, ayokong magsimba tulad mo. Hindi maganda ang timpla ng katawan ko at nanghihina ako. Subalit, nabalitaan ko, ex-komunikado si Señor Ibarra. Nais ko lang malaman ang mga susunod na tagpo. Ay, Consolat, yon. Cállate la boca. Tus habladorías aburren y molestan de verdad. At totoo naman kaya ang napulot mong balita? At bakit naman ako magpapakalat ng mga maling balita? Ha, Abel? Ay, naku. Paano na ang pobresitang si Maria Clara? Ami, no me extraña que haya sido así el destino del Señor. Kung sa bagay, dahil sa kanyang kapusukan at ang kanyang katigasan ng ulo at ang kanyang kawalan ng sentido kumo na umayon sa batas ng lipunan, ex-komunikado. Ito yung mga sinaunang marites na sarap pagsampalin, di ba? Tingnan mo, puro mga chismis yung mga laman ng bunganga nila. Tapos mapanghusga, akala mo kung sino mga perfect. Salamat sa Diyos na napatunayan ng araw na kaisa ang mga mayayaman ng simbahan at gobyerno sa pagpapalago ng kamangmangan at kamaralitan sa bayan ito. Real talk. Ayan. Oh, nice one. Ilan sa pong Tasio score? 1. Mga Marites, 0. Oh, ako yung ngayon. Narinig sila ni Ibarra. Sige, libantate. Basta ihatigilan mo na ito. Hindi ganun ako makamahal, Ninong. Yami, no me amas mas. Hindi mo na rin ba ako mahal na gusto mong palampasin na lang ang muntik ng pagpaslang sa akin
ng Hijo del Diablong yun? Ninawawan mo kayo sa amin. Si Crisostomo ay nabigla lamang. Nagalit siya dahil sa kanyang ama. Ano po kailangan kong gawin? Pumapatawad niyo si Crisostomo. Wala kang magagawa para mapapadubag mo ang galit ko. Pero doon namin, may kasi dahihada. Hindi na magbabago ang isip ko. Antik sila. Ngayon, ex, kumitado ka na. Paano ng eskwela ang pinatatayo mo? Hindi ba yata ginamit ang utak mo, Ginoo? Wow! At ikaw may utak ka talaga? Nagsasabi lang naman ako maligo ng totoo. Maligo nga, hindi mo diba, alam. Galing ka sa Europa at hitigtang kaalaman. Nagtataka lang ako kung bakit tila mangmangka sa mga bagay na dapat na magkarunungan ka dito sa ating bayan. At nakakapanghinayang, Senyor, oh si Maria Clara. Gosh. Paano na ang pobresita? Paano na lang ang kanyang kinabukasan? At ano na lang ang sasabihin ng ibang sapat tao? Hindi mo masisisi mga binitawang salita, Senyor, dahil parang tila nakakalimutan mo ang silbi mo sa lipunan. Parang nag-aastang ugaling Indio ka na rin, Senyor. Pero baka may pagkakataon pa, hindi po ba, Senyor? Ano kaya igawin wow mo? Lumuhod! Maghingi ng tawad at gawin lahat ang ibig na mga praile. Ano kaya, Senyor? Wow! No! Que barbaridad! Tiburcio! Huwag ka toob dyan! Hindi na respeto! Insolente! Nagpipigil lang siya na Tiburcio! Gunos dili ka, mamaya na! Senyor! Hoy! Bawas! Hindi lang sumagot. Susuntokin niyo. Wala ka nang magagawa. Hindi na magbabago pa siya. Dahil maginoo si Ibarra, hindi siya sumagot. Ikaw lang lalong masasaktan. Hindi na pipilit mo ang gusto mo. Go. Kay. Maumanhin ko. Ngunit hindi ko na po talaga madiis. Sobra-sobra na po ang ginagawa ng mga prahili kay Senyorita at kay Sir Ibarra. Kayate. Lumayas kayo rito. Ngayon, nakita niyo na ang tunay na kulay nila. At ngayon ay tila pinabayaan na ako ng lahat. Hindi lahat, Ginoo. Tignan mo. Wow. Ah, nakakaiyak naman to. Mas marami pa rin yung may tiwala at may respeto sa kanya. Saglit lamang. Maharik mo kayo makausap. Nakahinalawa lamang. No, pwede, sir. Mga kaibigan niya ni Crisostomo. Baka nasuri ng isip mo. Papa, nakikiusap ako sa inyo. Hayaan niyo man lamang ako makausap kahit ng mga kaibigan niya. Despero ay puwera. Gracias, Papa. Marino. Grabe yung lalasunin yung isipan. Tawarin mo ako. Awang-awa na po ako sa inyo. Ni Sir Ibarra, gustong-gusto ko kayong tulungan mo. Hindi ko alam kung paano. Ano bang kailangan kong gawin? Gracias, Clay. Hindi mo naging maganda ang paghiwalay natin. Inaalala mo ba din ako? Senyorita, oo naman. Friends tayo, di ba? Malapit na magkaibigan kung alam mo lang.
Kay Crisostomo ka na ba ulit nanunuluyan? Opo. Hindi niyo alam? Hindi niyo po ba nabasa yung sulat? Sulat? Anong sulat? Gumawa ako si Sir ng sulat para sa inyo, hindi niyo po natanggap. Wala akong natanggap na kahit anong sulat. Kaloka? Parang soap opera. May kontrabidang person na kama lamang sa sulat na yon kaya nawawala. Lahe, maaari ba ako humingi ng pabor sa'yo? Oo naman, senyorita, kahit ano. Nakikiusap ako sa'yo. Sa inyong dalawa, huwag na huwag niyo pababayaan si Crisostomo. Huwag na huwag niyong hahayaan na may mangyaring masama sa kanya. Oo naman, senyorita. Mangako ka. Mangako kayo. Pangako. Hindi namin pababayaan si Sir Ibarra. Si, si binibinig kayo ng bahala kay Crisostomo. Ayos na nga, kaming dalawa. Muchas gracias. Puingatan ka ta dyan eh. Hindi na kami nakikita. Panatagal loob ko na sa paligid niya ay may mga nagmamahal at mga kumakalinga mga kaibigan sa kanya. Muchas gracias. Naawa ko mara Clara. Mag-iingat kayo. Napakabuting kaibigan ni Clay, no? Sana all. Sana all may Clay sa buhay. Grabe nanginginig yung kamay ni Clay. Grabe yung acting niya. Kita niyo, nanginginig yung kamay niya, gumanan siya. Naawa siya. Gagamutin niya. Napaka-useful ni Clyde dito, no? Bilang isang nursing student din. Mabuti po hindi na kayo gumante. Para hindi na lalong lumala ang gulong pinagdadaanan niyo ngayon, sir. Tama lang na nagtimpi kayo. Kung naalala ko lang sana magtimpi sa pang-insulto ng matandang fraile, iwasan ko sana ang parusang ekskomunikasyon. Ngayon tuloy, mas lalo kaming paghihiwalayan ito ni Maria Clara. Alam mo, sir, kanina, nakita namin ni Fidel kung paano kayo pinagtanggol ni Maria Clara at inihingi ng tawad sa kanyang ninong. Ibinilin ka pa nga niya sa amin eh. Huwag ka raw naming pabayaan at iwan ni Fidel. Alam mo, sir, mahal na mahal ka ni Maria Clara. As in, true love. Kay palad niyo po. Sana all ganun na lang ang pakikipaglaban sa pag-ibig. Hindi ko pababayaan mabaliwala ang lahat ng mga pinaglalaban namin ni Maria Clara. Hindi ako maaaring maging ekskomunikado. Hindi mahali. Kailangan kong gumawa ng paraan, bitbit ni Clay. Alang-alang sa aking mahal na nobya. Alang-alang kay Maria Clara. Ano kaya gagawin niya?
Naiyak si Clyden. Parati ka na sa isipan ko, mahal ko. Kahit na palaging sinasabi ng Ninong na sulat din eh. Daw ang isip-isipan. Gusto mo. Ngunit patid lamang niya na makailang ulit ko na rin binabasa-basa ang iyong mga liham. Nang sa gayon ay maramdaman ko na kailanman ay hindi mo ako nilisan. Maria Clara, aking sinisinta. Ibig ng aking ama, ang ako ay agad na lumisan upang mag-aral sa Europa. Ang sabi sa akin ng papa ay dapat ko rin daw isipin ang panahong darating. Na mahalaga raw na pag-aralan ko ang dunong sa pamumuhay ng ibang bayan. Na hindi matututunan dito sa ating kinamulatang lupa. Nang sa ganun ay magamit mo ang iyong matututunan upang makapaglingkod sa ating bayan. Ngunit huwag kang mag-alala, aking sinisinta. Pagkat ako ay makakabalik upang tuparin ang pangako ko sa aking mayapang ina. Na ikaw lamang, Maria, ang nais kong makabiyak ng aking puso. Sana'y ang pangako kong ito ang ating panghawakan hanggang sa muli nating pagkikita. Nagmamahal. Isusto mo, Ibarra. Ala. Oh my gosh! Maria! Kinamatay na naman siya. Oh my gosh! Diyos! Maria! Ano nangyari sa'yo? Isabel! Andeng! Utang na loob pa rin ni kayo! Kasalanan niya yun eh. Hindi na maganda yung lagay ni, ano, ni Maria Clara. Sabi yung stethoscope nila dati ganyan. Tara! Hindi pa bumababa ang kanyang nalagnat, senyor. Tila, hindi pa tumatalab ang ipinainom ko sa kanya na medikamento. Ya me estoy preocupando por la señorita. Nagpresenta si Isabel at andin na naglaga halamang gamot. Sa tingin mo ba, Doktor, makakatulong yun? Doktor Ho, ang kinuha ninyo, Kapitan Tiago, hindi herbolaryo. Ano po ba dapat natin gawin para bumaba ang kanyang lagnat? Ang dami ko pa naman kailangang ihanda sa pagdating ni Kapitan General. At samantalang ang aking anak ay... Ayaw ko kayong takotin si Senyor. Ngunit, dapat niya sigurong ipatawag ang kura para kaya iyasek si confiese. Parang makapag-kumpisal si Maria? Pase, Luke, pase. Para anuman ang manyari. Huwag naman sana. Ngunit, sana ay sa langit mapunta ang inyo na anak. Di ba kasi quack doctor siya, kaya hindi niya alam talaga? Lagnat nang makukupisalan ka agad? Aking ina. Anak, andito ako sa tabi mo. Andito lang ako. Hindi kita iiwan. Andito ako sa tabi mo, anak. Anak ko. Anak.
Andito lang ako. Ay! Ayan na. Nabasa na yung liham. Tila, mahalaga ang liham na yan. Yung reverensya. No agas ruido. Masakristan. At bakit basta-basta ka na lang pumapasok dito na hindi ko makatok? O hindi man lang gumagawa ng kaluskos para malaman ko na nandito ka? Hindi po ba natin pagbibigay alam sa isang reverensya na nasa inyong kamay na ang liham na yan? Ang Diyos lamang ang makakaalam na nasa akin ito. Kaligtasan ng lahat ang aking intensyon kung bakit nasa aking pangangalaga ang liham na ito. Ang liham na ito ay naglalaman ng isang malaking eskandalo na magwawasak sa puri ni Padre Damaso. I de la Familia de la Doña Maria Clara. Que pueda usar en el momento adecuado. Si Dios lo permite. Hindi ko batid ang inyong winiwika, mahal na kura. Wow, ginamit pa ang Diyos. At hindi mo kailangan mabatid, Renato. Bueno. Mahal na kura, nagdedeliryo po si Maria Clara. Santa Maria. Demonyo? Hala, pinuntahan niya na. Masama siyang bala. Manyakis talaga tong ano na to, salbi na to. Maria Clara. Nagulat si Enes na Clara. Atuchado mis rezos. Salamat sa Diyos. May malay ka na, anak. Maaari niyo na kaming iwan ni Maria Clara para siya ay makapagkumpisal sa akin ngayon din. Gracias. Hindi ko kailangan mag-umpisal. Hoy! Bakit dito lamang ako kayo? Hindi pa siya mamamatay. Kaya nga. Ka, kailangan niyo pa rin kaming iwanan. Nang gayoy... Huwag mong sabihin na alis ka, Tiago. Oh my gosh! Yeah. At aalis ka rin. Ka hindi ka pababayaan. Wow. Salvi. Galing mo. Andito na ako sa labas. Umiinit yung ulo ko. Lalayo pa ako. No, Papa. Ito lamang. Punyay, Mas! Sige na, Iya. Igigil ako. Grabe, dati. Takot na takot sila sa mga pari. Oh my gosh! Ang pagkukumpisal ang mag-aabsuelto sa'yo. Manyakis kayo. Sa iyong kasalanan. Para makapasok ka sa kalamitan. Hindi pa po ako mamatay, Padre. Oh. Hindi maaari. Mas marami ka pang kasalanan. Oms. Hindi, Iya. Oh my. Anekdota. Iba yung hawak na may himas, eh, may manyakis. Kung saan ang isang taong may malubhang sakit matapos magkumpisal ay biglang gumagaling. Mayroon ka bang munting kasalanan na nais ikumpisal sa akin? Makikinig ako. Oh, freak!
sexual harassment na yung ginagawa niya. Ba't mo hahawakan? Magkukumpisal lang hahawakan mo. Nang pigigil ako, buwisit to. Bukas ang kanya na dating, Senyor, at sasamahan ko dapat magsumbong si Maria Clara. Nandito ang Kapitan Tiago. Amigo, hindi ba nung buhay pa ang ama mo? At sa tuwing tumutungo ang Kapitan General sa San Diego, ay si Don Rafael ang punong abala sa pagtanggap ng eksilhensya sa inyong tahanang senyor. Magkaibigan ang kanila na turingan, kung kaya't nagalit ang eksilensya ng kalabanin ng dating kura ang iyo na ama. Senyor Alvarez, ako po ay nagtungo rito upang humingi ng tulong sa inyo na makaharap ang Kapitan General. Nais ko rin humingi ng saklolo sa kanya. Nang sa gayon ay hindi na ako tuluyang isumpa ng mga fraile at ng simbahan. Tama yan. Baka matulungan sila ng Kapitan General, mataas yung katungkulan yun eh. Let's go, let's go. Sana nga matuloy yung plano niya. Oh! Nais ko ipapagin sa inyo, Senyor. Nang gigigil pa rin ako, Kaisal. Di manyakis ka. Grabe ka. Demonyo. Nakakapagkumpisal ba siya? Si, Senyora. May dumating kasi siyang bisita. Quien es? Ya te vas enseguida. Ni vas a visitar a tu novia que está enferma? May sakit? Si Maria Clara? Siya nga ba talaga ang dahilan na bakit ako tumutungo dito? Bumalay ko sa iyo. Bakit pa ba? Oh my gosh. Oh, para sa kanya pala yung ano. Pampabalance yun. Yes. Let's go, Team Philae. Yes, yes, yes. Ganyan ang ini-expect ko sa isang Monday na pasabog. Napakaganda. Maraming salamat. At nabuo na naman yung araw ko. Guys, hopefully, maging okay si Ibarra sa mga susunod na mga episodes. Maraming salamat sa lahat na nandito na nag-stay para manood kasama ako. And I appreciate talaga yung mga comments niyo, guys. So, keep on commenting down below kung ano man yung gusto niyong sabihin. At baka ma-feature ka sa susunod na video natin. Ayan, thank you so much for watching. See you again. Mag-shoutout muna tayo sa mga OFW sa ating mga friends dyan. May naalala ko kanina, may taga-Brazil. Oh, sorry. Taga-Brazil na ano, nanonood ng reaction video natin. And taga-Singapore also. Taga-Netherlands! Hi, Maurice! Thank you so much for watching. Ayan. Maraming salamat sa muli. Makita tayo bukas sa reaction video ko for episode 57. Bye!